at sa kalangitan, si Jesus na ating mahal. Kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan, habilin ng Panginoon na tayo ay tumayo at ihayag ang dulot niyang kaligtasan. Umaakyat sa kalangitan, si Jesus na ating mahal. Kasabay ng pagtunog ng mga trumpeta sa kalangitan. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa linggong ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng pag-akyat ng ating Poong Jesus Nazareno sa langit. Lilisan siya sapagkat paghaharian na niya ang sangkalupaan kasama ang Ama. Subalit pinaalalahanan din tayo na hindi ibig sabihin ng kanyang paglisan ay siya ay mawawala na. Bagkus sa kanyang paglisan, ang presensya niya ay umaapaw pa, sumusobra pa, at nananatili siya sa ating araw-araw na pamumuhay. Sa linggong ito, ipinagdiriwang din natin ang 57th Catholic Communications Sunday, ang pagpapalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan sa paglipas ng panahon. At ang tema natin ngayon ay Speaking with a Heart, pagbigkas mula sa puso ang katotohanan sa pag-ibig, the truth in love. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sama-sama nating papurihan ang ating Panginoong Diyos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, sarin ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
tanggapin mo ang aming kahilingan. Doon na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ito lamang ang banal Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan, ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan, at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman, ng sambayanan niyang kanya ring katawan, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teopilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kanyang hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming uli siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila, "Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo." Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't na magkasama-sama si Jesus at ang mga alagad, nagtanong ang mga ito, "Panginoon, itatatag na ba ninyong muli ang kaharian ng Israel?" Sumagot siya, "Ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan, at hindi na kailangang pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig." Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. "Mga taga-Galilea," sabi nila, "bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit at tuwa, bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos,
ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos. Hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinangsuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan. Awitan ang hari, siya'y papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa. Magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at naglukluk sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, at pamunuan. Higit ang Kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagwawakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus,
siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din na mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Ngayon po ay araw ng Linggo, araw ng pasasalamat, araw ng pagdaing ng ating mga panalangin sa ating Poong Jesus Nazareno. At araw din, no, yung sa iba, pahinga. Pero para sa lahat, narito man o nasa live stream, araw ng pagdedebosyon sa Kanya bilang ating Diyos at Hari. Kaya naman po bilang pagkilala sa lahat ng Kanyang mga biyaya, sa Kanyang kabutihan at malasakit sa atin, palakpakan natin ang ating Panginoon. Kinikilala ba natin ang presensya ng ating Poong Jesus Nazareno sa ating buhay? Alam niyo po, sa paglipas ng panahon, no, minsan napapatanong ako na paano ba talaga nagiging kasama ang isang tao, no? O paano natin siya kaugnay? Lalong-lalo na po ngayon na mas mabilis ang palitan ng mga mensahe, mas mabilis magpadama ng presensya sa bawat tao, no? Ano po ang ibig ko sabihin dito? No, sa social media, ang bilis nating mag-message. No, dati text, no? Yung mga naabutan, yung mga dipindot na cellphone, no, maghihintayan kayo ng sagutan. No, minsan alam niyo pag hindi na nakasagot, nakatulog na o wala nang load, no? Pero ngayon, may video call na, no? Ngayon, meron ng mga iba't ibang bagay na para bang makapagpaparamdam ka na ikaw ay buhay, no? Yung iba nga ang kukulit, no? Lalo-lalo na yung mga bata, no? Hindi lang makareply ng mga dalawang tatlong segundo, nangungulit na, no? Pero yung mga nanay diyan, ganun din kakulit, no? Every 5 minutes, o saan ka na anak? Saan ka na anak? No? Na para bang hindi uuwi sa bahay, ano? Pero may mga anak naman talagang hindi uuwi sa bahay. Yung atin pong pagpaparamdam ng presensya ay para bang tanda na tayo'y naririto, no? Pero may mga pagkakataon din naman na kaharap na natin yung tao, nakatingin sa kung saan-saan. Yung attention, wala. May ibang iniisip. O kaya nakatingin sa cellphone. Yung mga bata ngayon, no? Pag walang ginagawa, laging nakayuko. Yun pala, tinitignan ng cellphone. Magkakasama na sila sa messenger pa nag-uusap. Magkakatabi na, sa cellphone pa rin nakatingin. No? Para bang mapapatanong tayo, ano ba talaga ang ibig sabihin ng pagiging kasama natin? Ano ba ang ibig sabihin ng presensya? Kapag bawala ang tao, ibig sabihin, wala na siya. Out of sight, out of mind. Kapag ba nandyan siya, ibig sabihin, yung kanyang attention, naririto. Magandang pagnilayan sapagkat tuwing pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pag-akyat sa langit, ito ay panahon ng paglisan. Ito ay panahon ng paghihiwalay. Sapagkat
Ang ating pong Hesus Nazareno ay natapos na ang kanyang panahon dito sa lupa. Naganap na ang kanyang misyon pagkatapos ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Babalik na siya sa Ama upang pagharian ang sangkalupaan. Upang kaisa ang Ama maging Panginoon at Hari ng lahat ng tao sa lahat ng panahon, sa lahat ng lugar. Kaya kinakailangan niyang humiwalay sa kanyang mga apostol. No? Siguro sa atin, iniisip natin, bakit ba kailangan pang umalis ng ating pong Hesus Nazareno? Ang hirap-hirap patunayan na siya ay Diyos. Sana, no? Sana, bumaba na lang siya dito kapag may nagtatanong, no? Sino ho ba yung Hesus na yan? O bababa na lang siya dito. Ako. No? Mas madaling paniwalaan, hindi na tayo mag-e-effort. Hindi na tayo magiging patunay. No? Hindi na natin papaikot-ikutin lahat. Mas madaling makita ang Diyos kung siya ay bigla na lang magpapakita. Pero hindi. Dahil alam naman natin ang ating pong Hesus Nazareno ay kinakailangang gawin iyon upang kumalat, upang lumago ang pananampalataya. No? Kasi kung nanatili siya sa Israel, eh parang doon lang siya nakikilala. No? Kung nanatili siya dito sa lupa, hindi kakalat, hindi maipapalaganap yung kanyang mensahe para sa lahat. Kaya sa isang paraan, kailangan din niyang lumisan at ipasa yung kanyang misyon ng pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos sa mga sumusunod sa kanya. At nakita naman natin, no, bagamat wala siya sa kanyang physical na anyo, buhay pa rin ang ating pananampalataya. 2,000 taon na ang lumipas. Bagamat wala siya, tigib pa rin ng biyaya ang ating mga buhay. Bagamat hindi natin siya nakikita o naririnig magsalita, nakikita at naririnig siya mula sa salitang binibigkas natin, mula sa panalangin pinagninilayan natin, mula sa mga pag-asa at kinabukasang ating inaabot. Wala man siya, ang kanyang presensya ay siksik, liglig, umaapaw sa bawat taong sumusunod sa kanya. Sa bawat isang nagpapakita ng kabutihan at malasakit. Sa simbahang naglalakbay sa lugar at panahon. At nagiging saksi sa kanyang mga gawa. Lumisan man siya, dumating siya sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya maganda pong pag-isipan at pagnilayan kung ito ang iniwan ng Diyos sa atin, kung ito ang iniwan ng ating mahal na puon sa atin, hindi ba't nararapat lamang na sundin din natin yung kanyang habilin. Wala man ako, ipakita ninyong nandito ako. Nasa langit man ako, ipakita ninyong ang kaharian ng Diyos ay buhay dito sa lupang ito. Maging mabuti kang tao, maging mapagmalasakit kang tao, kung saan ka man mapadpad sa buhay mo, ayusin mo yung trabaho mo, ipagpabuti mo ang pagpapakatao. Kung may inaasahan kang kinabukasan, siguraduhin mong yung kinabukasan na yan kasama ang lahat. Hindi lang yung sarili mong interes. Kung may inaasahan ka man, sana kapag natupad yon, magbigay ka rin ng pag-asa sa iba. Sa madali pong sabi, sa pag-akyat ng ating pong Hesus Nazareno sa langit, nananatili siya sa pamamagitan ng bawat isa sa atin. At yun po sana ang ipagdasal natin sa pagpapatuloy ng banal na misang ito.
na sa bawat sandali, ang ating pong Hesus Nazareno ay madama ng bawat isa sa pamamagitan ng mga tunay na gawa. Pagmamalasakit, pakikiramay, pagmamagandang loob, paghahandog ng pag-asa, pagbabahagi ng buhay. At sa pamamaraang ito, tayo'y nagiging saksi na ang Diyos ay tunay na buhay, na ang ating pong Hesus Nazareno sa kanyang paglisan ay nananatili rin sa atin. Mahal na pong Hesus Nazareno, ikaw ay umakyat sa langit, maawa ka sa amin. Tumayo na po ang lahat. Bilang isang bayang tinipon ng ating Diyos, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, dalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, dinala niya ang lahat ng ating dalangin. Si Kristo ang ating tagapamagitan, kaya't nakatitiyak tayong ipagkakaloob ng Diyos Ama ang ating mga kahilingan. Manalangin tayo, dakilang Diyos, dinggin mo kami. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gabayan mo, O Ama, ang aming Santo Papa, mga obispo at anang kaparian, upang patuloy silang maglingkod tungo sa kapakanan ng iyong paghahari sa mundo. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kapangyarihan para sa pangangalaga sa kayamanan ng kalikasan at pagtataguyod sa karapatan at kapakanan ng bawat tao. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Maging responsable nawa ang ating paggamit ng pahayagan, radyo, telebisyon, internet, at iba pang anyo ng makabagong media para sa kabutihan ng ating pamayanang umuunlad sa katotohanan at pag-ibig. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Mapabilis nawa ang maging mas mabisa ang pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng panig ng mundo sa pamamagitan ng makadiyos at makataong paggamit ng media. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. Makapiling nawa ng mga kapatid nating nahimlay ang Diyos na naghahandog sa atin ang buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, dinggin mo kami. O Diyos, ganap nawa naming mapakinabangan ang kaloob ng pag-akyat ng iyong anak sa langit at maihatid nawa niya kami sa kaharian mong walang hanggan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Inumin, inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala na amin hiling. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan. At ipagkaloob mong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapasya sa lupa't kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa paglukluk sa kanan mo. Sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo, ang pag-akyat niya ay katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan, o sana o sana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami'y nagpapasalamat dahil kami'y iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na sina Jacob Luis, Cipriano, Pedro at Gabriel. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito si Kristo. Ito ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ala, ala,
Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang World Communication Sunday. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para suportahan ang apostolado ng social communications, pang-archdiocesan at pambansang level. Tumulong po tayo. Maraming salamat po. Sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor ng Itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pinagkalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mong ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon. Upang kaparis naming tao sa piling mo, siya'y namagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko para sa pagbabasbas at sa bawat panalangin po ang ating itutugon ay amen. Pagpalain nawa kayo ng makapangyariang Diyos Ama sa araw na ito ng pagdiriwang ng pag-akyat sa langit ng kanyang anak upang buksan ang pinto ng aakyatan ninyo sa buhay na walang hanggan. Amen. Katulad ng pagpapakita ni Jesucristo sa mga alagad, matapos na siya'y mabuhay na muli, ipagkaloob nawang siya'y magpakita sa inyo ng may awa sa paghuhukom para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kayong nananalig na lumuklok si Kristo sa kanang kamay ng Diyos Ama ay makadamanawa ng kagalakang hatid ng kanyang pamamalagi sa inyong piling hanggang sa katapusan, alinsunod sa pangako niya, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa kayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, ipinuro ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.